Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, ang gagawin natin ay washing machine. Top load siya. Ang brand niya ay C-Trust. Ang problema niya guys ay pag sinaksak mo, bago lang ito eh. Pag sinaksak mo, yan, andar na lahat. Umaandar na lahat. Makikita mo, makikita ko lang, umaandar na yung motor ka agad pag saksak mo. Ganyan-ganyan siya. Pero gumagana naman yung mga pindutan. Yan. Gumagana naman. Oh. Kaso, andar lang nang andar yung motor. So, yan ang problema niya. Ang ibig sabihin niya, guys, may problema yung PCB niya rito. Yan ang control PCB. So, ngayon, guys, samahan niyo. Mapapakita ko sa inyo kung paano siya i-repair. Patayin muna natin. Ito ang problema niyan guys. Ito yung problema niya. Nandito. Ang kadalasang nasisira dito itong mga triac. Malamang to ay shorted na naman. Kasi naka-encounter na ako ng ganito dati. Shorted. Tanggalin natin. Fuse na niya. Tapos tanggalin natin ito. Okay. So ngayon, itong medyo mahirap dito guys kasi kailangan muna natin tanggalin itong parang mga silicone na ito. Kailangan natin tanggalin ito bago natin ma-repair ito. So ang pagtanggal nito ay susungkitin natin ng screwdriver. Parang gaganon mo lang yan. So dito natin gagawin. So itong gawin natin, tanggalin natin ito. Gamitan natin ang mahirap lang talaga pagtanggal nito guys. Tiyagaan lang. Okay naman to. Kung palitan mo na lang to ng PCB yung buo, mas madali. Kasi medyo may kamahalan nga lang. Kaya gagawin natin, try natin i-repair to. Guys. Tinggal na siya. Yan. Check muna natin to. Check muna natin yung triac. So triac to guys. Ito yung isang ito
kaya. Check natin. Okay, good. Ayan guys, shorted siya. Supposed to be, ano yan eh, open dapat yan eh. Magkakaroon lang ng reading yan pagka sinort mo siya dito. Pero automatic meron na siya kaagad oh. Meron kaagad siya. So, check natin sa analog. So, ito kasi dapat yan. Pag check mo dito, okay, may reading siya yung terminal 1. Yan, okay. So, dapat ito. Yan, dapat wala yan. Dapat wala yan. Magkakaroon lang yan pag sinwitch mo dito. Yan o. Shorted na siya. Shorted na siya. So, check natin discharge. Shorts natin. Meron talaga. So, shorted na to guys. Shorted to. Shorted yung isa niyang triac. Check natin yung isa. Digital. Okay. Okay. So ito yun, dapat dapat ito wala. Yan, ganyan. Yan buo to guys, buo. Pero pag sinwitch mo siya dito, ganyan. Pag sinwitch mo yan dito ganyan, di ba? Ganyan siya, meron. Pag dito, wala siya. So, pag sinwitch mo yan dito ganyan, tapos tinaas mo ganyan, dapat magkakaroon yan. Yan. Yan, iyan mo natin kasi hindi nagkakaroon eh. Hindi nakikita sa analog ha. Kaya ito sa digital, sa analog pala. Hindi digital mahirap. Kasi sa analog mas mabilis. So dito wala siya. Wala siyang reading, di ba? Walang reading. So pag sinwitch mo yan dito, dapat meron na yan. Yan. Okay, kita nyo. Yan, wala siya. Wala siya. Pag ganyan mo, wala. Pero pag ganyan mo, dapat ganyan. Wala. Idikit mo siya dito. Charge mo siya. Tapos tanggalin mo ulit. Yan, okay na siya. Meron na. So, ibig sabihin, nagsuswitch pa siya. Okay to. Okay pa to. Itong isa. Okay pa to, guys. Isa lang ang sira. Ito lang ang sira. Ito. Kailangan natin itong palitan. Okay. Palitan. So, andito yung problema niya. Ito. Nagkala ko kasi may buo.
Ito yung buo. So ibalik natin itong buo dito. Dito yung buo. Balik natin dito. Okay. Tapos itong isa sira. Kailangan palitan natin to. Meron ako dyan na pamalit. So ito yung guys, ito pamalit ko. Ito yung ginagamit ng Whirlpool. So Whirlpool ito eh. Nating ang buo. Ayan buo siya. Ito, para sila sila ng value. Sila sila 800 volts. So, yun ang papalit natin. Kung mapapansin nyo guys, ito may metal, ito wala. Pero okay lang yan kasi ito hindi naman ito nakakonnect sa PCB, nakapatong lang to. So okay lang kahit walang insulator. Kahit huwag natin lagyan ng insulator, okay lang yan. Kasi kung makapansin nyo, hindi, nakapatong lang to, hindi naman siya nakakonnect sa ilalim. Yung pinaka yung number 3 niya ay yung number 2. Pagkabuhin na siya sa number 2, hindi siya. So, okay lang siya. Ito natin. Ayan. Okay guys, so yun lang ang problema niya. So ngayon guys, napalitan na natin, itetesting na natin yung gagana. Okay, tara, testing na natin kung gagana. Ayan. Then, so testing natin. Testing natin nga guys kung hindi na siya automatic ang umiikot. Try natin. Okay daw. Okay na. Tumigil natin. Yan, hindi na siya umiikot, nagkusa. Try natin i-on ngayon.
Ayun. Okay na siya. Ayan guys, okay na siya. Ayan. Ngayon, okay na siya. Hindi na siya kung saan umiikot. Ngayon, ano na lang ang tanong. Bakit nasira yung tri-yak? Okay? So, kung ito, mapapansin nyo guys, ito supply ito papunta sa motor. Papunta sa motor to. Ito. Papunta to sa motor guys. So, ang kailangan natin, i-check natin yung sa motor. Bakit na, bakit nasira to? So, ibig sabihin, baka may problema sa baba. Balik natin. Balik natin to. Balik natin to. Bumigay. Tatlong buwan pa lang ito guys sa customer. Yes. Ayun. Ito yung problema guys. Ayan. Ayan. Ayun yung problema guys. Ito. Ayan o, kung makikita mo. Makikita nyo, ayan o. Ah. Naputol na to. Naputol kaya nagdikit to. Ayan. Ayan ang problema guys. Ayan. Ayan. Ito yung problema guys. Ayan. Nagdikit siya. Ito. Nagdikit-dikit. Kasi nabasag yung pinaka support. Nabasag ko. Kaya tumama dyan. Ayan. Nadali siya. Sobrang bigat kasi yan eh. Ito kasi yung protection nito eh. Pag nasobran sa baba ng bigat ng ano, ng lilagay, ito tatama to sa baba. Dapat support to eh, pag bumaba eh. Eh so, bumigay eh. Ayan. Sa motor yan eh. Supply sa motor yan eh. Pero okay pa naman siya kaso nabalatan lang. So dugtongin na lang natin. Okay, so dugtongin natin yan. Tingnan natin to. Thank you.
tugtungan na lang natin si Noel. Good. Malayo na. Hindi siya tatamaan. Okay. So, okay na siya. Spin siya. Kasi spin lang, spin. Spin. Start. Yan. Tingnan natin kung may spin. Okay na siya. Ang gas, okay na siya. Okay na siya. Hey guys, okay na siya. So, pwede na siyang gamitin. So, sana guys, may natutunan naman kayo sa aking video. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and comment. Salamat guys!